Magandang araw mga kaparokya! Welcome to Via Catholica Channel, your Catholic way to God. At sa video na ito, makikilala at malalaman natin ang buhay ng isang sundalo na binago ni Kristo. Marahil narinig na natin ang pangalan ni Longinus. Tama! Siya ang sundalong tumusok sa tagiliran ni Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus. Ngunit, matanungan natin, siya ba ay matatagpuan sa Biblia? Alamin natin sa videong ito. Bago tayo magpatuloy, para sa mga baguhan pa sa channel na ito, paki-click ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pa ng mga video. Ayon sa Biblia, sa John chapter 19 verse 34, habang si Jesus ay nakapako sa krus, isang sundalo ang tumusok ng kanyang sibat sa tagiliran ni Jesus at lumabas dito ang tubig at dugo. Ayon sa tradisyon ng simbahan, si Longinus o Gaius Cassius Longinus ay isang sundalong malapit na mabulag. At dahil sa tubig at dugo na tumama sa kanyang mata, siya ay gumaling. Sa kalaunan, siya ay umalis sa pagiging sundalo, naging Kristiyano at namuhay mag-isa bilang monghe sa Kapodosya. Dahil sa kanyang pananampalataya bilang Kristiyano, siya ay hinuli at pinutulan ng dila. Ang pangalang Longinus ay hango sa wikang Latin na longus, na ang ibig sabihin ay mahaba o pinahaba. Ito ay nagtutukoy sa mahabang sibat na tumusok sa tagiliran ni Jesus. Hindi naman talaga ito ang tunay na pangalan ng sundalo. Subalit, dahil sa kanyang ginawa na pagtusok ng sibat, ang salitang Longinus ay ginamit ng mga unang Kristiyano upang tumukoy sa sundalong tumusok sa tagiliran ni Jesus. Sa ating panahon, si Longinus ay ginagalang at kinikilala sa simbahang Katoliko bilang isang martir. Sa katunayan, matatagpuan ang kanyang imahin mismo sa gilid ng altar ng Basilika ng San Pedro sa Roma. San Longinus, ipanalangin mo kami. Kapag nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-subscribe lamang po ang channel na ito. At paki-comment lamang sa mga paksa na gusto pa ninyo.